Hello everyone! Welcome to my vlog. This is a kwentuhan vlog. At ang pagkukwentuhan po natin ay tungkol sa natatakot maligo after sex. Ano bang ginagawa nyo after sex? Naliligo? Naghuhugas lang? Nagsasanitize? O ano? Bakit kayo takot maligo? Eh, yun ang kailangan. Bago yan, don't forget to subscribe my channel. I need your help. Okay, salamat po. Now, we go back to tanong na, natatakot kayo maligo after sex kasi baka mapasma. Eh wala pong pasma. Hindi po totoo na kapag nag-sex at maliligo kayo ay mapapasma ang babae at lalaki. Bakit? Meron po ba nag-sex at naligo tapos napasma? Meron na po ba? Napagkadami-dami na babae at lalaki na ginagawa yun, tapos naliligo, eh meron na ba na pasma? Oh, ay bakit kayo naniniwala at natatakot na mapapasma kayo, eh wala pa namang napasma dahil naligo, dahil after sex, eh naligo. Bigyan ko muna kayo ng isang example. Kita niyo mga Muslim, mga Arabo. They drive long hours, long distance. Pero during the prayer time, titigil yan ng pagdadrive, maghuhugas ang kamay, maghuhugas ang paa, mag-aalis ang sapatos para maghuhugas ang paa, pero hindi sila napapasma, hindi sila natatakot na pasma. Eh, ilang beses silang uulitin yan. Sa umaga, siyempre hindi sila pagod kasi namahinga. Eh, dun sa tanghali, alas 4, alas 6. Di ba, 3 times yan na napagod sila. Kasi yung dalawa, hindi naman sila pagod, galing sa pahinga yun eh. Eh, pero yung 3 times na maghuhugas sila, pero hindi sila napapasma. Oh, hindi sila takot. Ay, bakit ka tayo itakot at takot sa pasma na hindi naman totoo talaga yung pasma na yan? Kaya, ang kailangan after sex ay ito. Dapat nyong gawin na hindi kayo magkakapasma. Unang-una, ang gagawin ay iihi. Iihi muna kayo. Bakit ba iihi ang babae at lalaki after sex? Eh, kasi baka may bakterya ang nakuha doon sa partner ninyo. Eh, di may wawas out yan ng iihi, hindi kayo magkakasakit. Hindi makakapasok yan sa loob. Oh, hindi kayo magkakabakterya, kaya kailangan umihi ang babae at lalaki. Piliting umihi. Then, ang sunod yung gagawin, eh, mag-brush. Kasi, siyempre may kissing. Hindi naman may iwasan ka friend singing. Kasi, alam naman natin, parte yun ng buhay. Eh, di sa kissing, maaaring makakuha ka ng bakterya sa partner mo. O, di kung mag-brush ka, so malilinis yung ngipin mo, malilinis ang dila mo, and everything yung mouth mo, so magiging free ka na sa bakterya. Pagpasok sa loob ng bibig mo yung bakterya, so maging free ka na kapag magbabrush kayo. Oh, dahil ang sunod, maligo na. Maligo kayo, babae at lalaki, after sex. Kasi hindi naman yan nakakapasma. Kailangan nga after sex yan. Lalo pat ang naging partner nyo, eh kung babae, ay mga sex workers, yung mga nagtatrabaho sa club, o siyempre ang dami na niyang naging partner, baka pang 8, pang 10, 10, pang ilan ka na, o at tapos hindi ka pa maliligo, hindi ka pa mabras, hindi ka ihi, eh yun ay may baktira sigurado. Tapos kung lalaki naman, siyempre mga same sex, o edi ang dami na rin, o so kailangan talaga magmaligo kayo para for your own safety, hindi sa kayo ay mapapasma. Takot at takot kayo, wala naman nangyari na pasma. O magtanong nga sa mga kaibigan kayo kung meron na napasma dahil sa paliligo after sex. Meron ba? O di ba wala? O, eh bakit kayo paniwalang-paniwala na nangyayari? Totoo yun. Ang sunod na gagawin, maghugas. Kung ayaw nyo maligo, ay di maghugas ng, siyempre private part, yung babae at lalaki, hugasan para mawala yung bakterya na nakuha nyo doon sa mga organ ng inyong partner, at hugasan ng kamay, dahil ang kamay kung ano-ano mga hinawakan, o bibig nyo hugasan, yun nga, magbabrush o face, maghilamos, dahil makakatulong yung mga bagay na yun, yung mga ritual na yun after sex sa inyo for your health, for your good health. Hindi yung lagi takot-takot, eh wala namang nangyayari, takot kayo ng takot, makakatulong po yun sa inyo. At ang iba gumagamit ng mga sanitizer, alcohol o after sex, pero hindi po yun enough, ang alcohol na yan at ang sanitizers na yan, kasi
hindi naman yun nahuhugasan ng lalagyan ng lahat ng sanitizer ang lahat ng parte ng katawan eh. Ilang kamay, lagi no usually kung gagamit ng alcohol, eh kamay lang naman. 'Di ba? Ang nilalagyan niya ng sanitizer at alcohol. So, ay pa paano ang iba pang parte na ginamit sa sex? Paano nyo malilinis ang sanitizer at alcohol yan? Oh. Hindi po ba? Oh, yung iba, napakaraming paniwala na aming ginagawa kung ano-ano. Oh, hindi po enough yung magpunas-punas lang ng ng tissue. Alam nyo ba, ang pagpunas ng tissue sa private part ng babae man o lalaki ay you are introducing a new bacteria. Again, you are introducing a new type of bacteria kasi yung papel yun eh, di ho ba? Kapil, ginamitan niya ng chemical doon sa factory. Oh, paano alam nyo kayong shape dyan sa tissue na yan na ginamit yung pampunas? Eh yan ay may chemical. At ang chemical na yan ay mag-introduce ng bacteria sa inyong private part. Kaya hindi advisable na after sex ay magpupunas lang gagamit ng tissue dahil, as I said, I'll repeat, you are introducing a new type of bacteria sa inyong private part. Kaya huwag nyo pong gawing practice yun na hindi na kayo maliligo, hindi na maghugas, hindi na magbrush, hindi na magsanitize, magpupunas lang. Hindi po advisable at hindi medically sound ang paggamit ng tissue pampunas after sex. Okay? Maliwanag po yon. Sana po nakatulong ang vlog na ito sa inyo for your good health and safety. So continue and enjoy watching my video and subscribe me and continuously patronizing my vlog. Thank you very much. See you on my next vlog.